Thank you.
Para magawa mo yung full breathing. So, mag-start ka na ngayon mag-massage sa back. Gagawin naman natin yung half breathing. Expose mo yung back. Mag-massage ka. Usually, or madalas, na yung dulo ang tinatake natin. Para madali natin siyang makuha kapag tapos na. Next is the contour draping. Contour draping, ito yung mga mayroong katulad sa extreme lower extremities. Ilalabas mo siya, expose mo, or massage. Stacking mo dito sa galing abdomen. Okay. So, hindi pa makikita yung buttocks. Massage ka dito. Okay. So, ganun din sa kabila. Stacking sa gawing chan. So, bakit sa chan tayo magta-tuck-in? Kasi pag sa hip ka mag-tuck-in, for example, nag-tuck-in ka sa hip, minsan may mga client tayo na conscious. Tutulong sa'yo yan eh. Yung mabait sila. So, pag tinuck-in mo siya dito, sa hip, at syempre condition client, pwede siyang mag-give way. Medyo iaangat niya yung katawan niya. Saan mo ngayon may papasok yung kamay mo? So, baka may masaling ka dyan, baka may mabuhay dyan. Okay? So, kaya lift tayo sa dyan, nagtatak. Okay, ngayon, titihaya yung client. Sir, titihaya na po kayo. Oh, madali lang sir ha. Ang tihaya ng client, tatapikin mo yung client sa kabilang side kung saan doon siya iikot. Kasi pag tinapik, for example, dito, pag tapik mo sa kanya dito, ang lingon niya ngayon. Ilingon siya dito. Pag pinapik mo siya dito, ang lingon niya dito. So, ang purpose mo, bakit kailangan niyang kailangan tapikin dito para lumingon siya dito. Pag lingon niya, diretso na tihaya yan. No. Sir? Tihaya dito. Yes. Okay, then bigyan mo ng unang siyempre ng client. Okay na, sir? Okay. Ganun din dito, wala kayong massage sa ano, diba, sa chest abdomen. Pero sa assessment kasi, full body. Pag sinabi natin full body, talagang pati chest abdomen yung massage. So, yung chest abdomen. Lalaki to ha. Takin ka dito. Huwag kang magtatakin dito. Baka kung ano yung maduhukot mo dyan. May mabuhay dyan ha. So, ganito na lang ano. Usually, pag nagmamassage tayo, may mga pagkakataon na very active yung sex organ ng client, male client. Pag nag-plug pull siya, pwede mong lagyan na lang ng unan. Okay. Hindi naman po pwedeng bawalin mo yun, hindi mo mababawal yun. No? For example, medyo na-activate yung kanyang gana sa sex, kaya possible na mag-plug pull siya. So, yun yung mga safety na po pwede mo gawin. Okay, pag nag-massage ka sa chest, sa abdomen, so lalaki siya, naka-expose, pwede naman naka-expose yung chest ng lalaki. Pero hindi natin sasalingin yun dito. Pag babae yan, may takip mo. Then, tucking ka dito, expose mo itong front leg, tucking ka sa low back. Hindi naman din po pwede dito ulit, kasi baka pag tinaas niya yan, possible kung saan mo may pasok yung kamay mo,
So, ganyan. Tap mo dito. Then, expose mo. Okay? For massage. Okay? Okay na, sir. So, yung client, pahinga ulit. Pahinga siya after ng massage. 10 to 15 minutes. So, prevent orthostatic hypotension. Advice mo, huwag mo na maligo. 6 to 8 hours. Sir, huwag mo na kakain malalamig na pagkain. Saka malalamig na inuwi. Bawasan pag-inom ng alcohol, paninigarilyo. Doon sa assessment mo yung sasabihin. Sa, dito sa setup mo, dito bahala. Ako naman, as a therapist, magpa-proper hand washing, then mag-apply ng 70% is all pupila. Okay na, sir? Okay. Thank you po. Ma'am, babae naman yung content. Kasi kailangan baba. Babae pa na ako. Kaya na, ma'am, yung mag-content talaga. Ah, sige, pwede ka na mag-short, ma'am. Nakalimutan ko pala. Sa ano, ma'am? Sige, diretso. Ano lang tayo? Straight. Dapat. Pagod na po siya. So dito, ang tawag dito ngayon ay top sheet draping. Top sheet. Kasi babae ito, two towels ang gagamitin natin. Sa lalaki kanina, isang towel lang, one towel. Ngayon sa babae, two towels. We have top sheet at saka yung isang drape, isang gagawin natin. Okay. So, place mo lang to. Itong towel na to. Yung pangalawang towel mo, place mo na sa low back niya. Sa gitna. Full sheet drip. So, dalawang towel yung binamit natin, di ba? Ngayon, para mabuksan mo itong para mamassage mo yung back, dapat iba i-expose natin siya. So, kunin mo yung lock. Roll mo ito sa gilid. Kung meron kayong gustong linawin, sabihin nyo para so, tanggalin mo yung lock. May brush siya, ha? Hindi natin ipaalis sa kanya yung brand niya, tayo magkakalas. Pero hindi mo tatanggalin. Hilahin mo to. So, pag may hila ka ng konti dyan, hihigpit sa harap yan eh. Okay? During your assessment, makikita kasi yan pag maliwanag. So, expose na yung back. Okay? Ang maganda pa sa ganito, for example, kailangan mo siyang ay i-massage yung scapula, yung gilid. No? Hindi siya nakikita dito sa side. Eh, kung doon yung assessor, pag nakitaan niya yung client mo, possible kanyang ilagpok. So, ayan, hindi nakikita sa gilid. So, safe. Okay? So, balik. Sa expert pa lang ba? Sir, Cup B. Cup E pala si Mom. Sa expert. Okay. So, naibalik na natin yung full sheet. Nag-half sheet pa kanina. Ganun din dito sa babae. Sa abdomen din, tuck-in ka dyan. Nag-abdomen. Yan. Dito, expose mo siya. So, massage ka sa leg. Wow, legs. Pwede rin. Isama mo to. Wow, legs. Okay. Expose mo, then massage. Okay? So, ang lego hanggang dito. So, kung magmamanipulate ka, dapat hanggang dito. Okay? Okay, ma'am, please. So, yan. Ganyan ka-importante yung top sheet. So, kahit minsan medyo masira yung forma ng
ng towel mo sa taas, yung top sheet mo nandiyan at as is siya. Okay? So, kung magmamassage ka sa upper, safe yung model. Massage ka dito. Ang chest ng babae, ang chest ng babae, minamassage yung 1/3. Okay, yung mga gusto magpamassage, at least 1/3 minute pwede mong i-massage. Pero pag sobrang laki, for example, minsan kasi nasasakop na yung taas eh. Hindi mo nagagalaw yun. Kapapaya na. Oo, yung mga ganyan. Sinasampay na yan. So dito, abdomen, top sheet. So ililis mo lang yung top sheet pataas. Ma'am, okay lang ba? Sige, ayaw mo. So ililis mo lang siya pataas hanggang dito para ma-manipulate mo siya. Okay po? So ganun kaganda na may top sheet rating tayo. Okay? Protected yung... Yes. Sa babae kasi yung nipple hindi na ini-expose. So ganun din dito, tapping ka dito. Ayan. Ito mo yung leg, for example. Wow, legs. Massage ka dyan. Okay? So okay tayo? Okay. May tanong? Wala po. What if ayaw ng client na may mga towel-towel pa? At least siguro pwede naman isara rin cortina. Yes, sir. Ngayon, depende na lang, for example, kasi may mga therapist na Pilipino tayo, eh, ganyan. Hindi masikmura yung nakakubutubad yung client. Pwede ka naman tumanggi, depende sa patakaran ng spa nyo. Depende sa patakaran ng spa, kung gano'ng kahigpit yung spa. Pag nahigpit yung spa sa gano'ng, kailangan sir, mag-shirt ka eh. Pag hindi, pwede hindi ka namin itanggapin dito. Pwede naman yun, karapatan nyo yung establishment, private, ano kayo, establishment. Okay na po? Okay na. So, manipulation na tayo. So, pakilabas na lang po yun. Yeah. So, kung mapapansin nyo, yung pagkukumot ko sa kanya ay hindi siya pataklob. Kapag pataklob, lahat ng hangin na pupunta sa katawan niya. So, ang gagawin mo is, kalimbawa dito, dapat pag-ganyan. Dikit sa katawan. Yes. Dito naman, for example, ganyan. Mag-umutay. Okay? So, i-open na naman natin. Ignorance. Bago tayo, asan po yung alcohol tsaka oil? Ma'am, makikisaw yung ato. Kumbaka na lang ano? WD-40. WD-40 talaga siya. Ganyan dito yung tayo. Nag-glass na. Sobrang tino ng ano na yun. Sir, sobrang ulitin tino. Mo nga. Ha? Mapapanood to ni Sir Jay. Pinito nga ni Sir Jay dati nung inano ko, yung binibintosa. Ah, nagbibintosa ni ganyan. Yan ang ano naman sa hilo. Bintosa. Iyan pag nag sa assessment talaga. Dalawa ang aming maging model, isang lalaki at isang babae. Hindi po, isa lang. Isa lang. Kaya lang pag nataon kasi minsan nagpapamassage yung assessor, minsan may kasama siya ipapamassage. Ay sige babae yun, wala lang. Okay, so dito mas maganda ho kung may caution siya dito. Ano pa pala yun? Ang dami na lang. Maganda kung meron pang pillow. Don ano tawag doon? Hotdog pillow ganyan kahaba. Ay, yung gano'n na, ano sir, yung sa Imelda. Okay, so ulitin ko. Actual na to. Proper hand washing, then apply 70% isopropyl alcohol. Tapos, mag-start ka na. Inhale, exhale ka. Pag inhale ng client, inhale ka, exhale din. Exhale ka rin pag nag-exhale yung client. Tatlong beses. Okay.
So, yung susunod mong gagawin is part pa rin ng assessment. Inaalam mo yung kondisyon ng katawan ng client. I-rock mo siya. Ano napansin nyo sa binte? Sa dalawang binte na yan? Ano yung pagkakashake, sir? Merong mas magalaw ba? Merong hindi masyado? Alin dyan? Ayan man. Parehong gumagalaw. Parehas. Sabay, ano? So, ibig sabihin, walang pagkakaiba, maaaring kung anong pakiramdam ng kabila, ganun din yung kabila. So, kung stress yung kabila mamaya, malalaman natin, maaaring ganun din yung kabila. Pero kung hindi naman, parehas sila halos. Kasi hindi naman sila, wala naman masyadong pagkakaiba dun sa paggalaw ng dalawa. Dito, inaalam natin kung alin ba yung mas stress, right ba or left. Okay? Next is, to warm up mo yung client, huh? To warm up, and also, assessment pa rin. Aalamin mo pa rin kung may masakit sa gawing likod niya. Ma, may masakit po. So, wala. Okay? Para ma-warm up siya. So, ulitin ko kanina, sabi ko, medyo tatakin mo siya para mahigpit sa harapan. Then, expose mo yung back. Pero pag si Rosana Roses, baka umawas din dito. Okay, may mga spa na kung saan pwede siyang mag... or ang ginagawa ng iba, pag nag-massage sa likod, may massage din sila sa buttocks, binababa ito hanggang dito. Hindi mo expose yung anus. Pero papaalam muna tayo sa client. Ma'am, pwede ho bang, gusto niyo po bang i-expose natin para diretso massage na po tayo sa buttocks mamaya? Oo, baba. Pag hindi naman, so ayaw niyo pong i-expose pero gusto niyo pong ipamassage yung buttocks niyo mamaya? Okay, so doon mo malalaman kung pwede bang i-massage to o hindi. O pwede bang i-expose to o hindi. Okay? Now, punta tayo na sa likod. Okay, wait lang. Naalala ko pala. Sa positioning kasi, madalas dito tayo sa gilid. Pero may mga spa kasi na umaakyat sa ganito. Umaakyat or dito sa harapan. Na wala namang ano doon, nasa kanila. Pero ang standard natin, pwede tayo dito sa gilid. Okay? Massage. Ang problema kasi dito, sorry, babae ka, lalaki yung client, ang disadvantage mo dito, pag nag-manipulate kang ganyan, kung may pagkapilyo yung client mo, pwede niyang iangat yung ulo. Babae yung therapist, pwedeng sumayad yung dibdib ng therapist sa ulo ng client na may pagkapilyo. Gaganyan yun. Diba? So yun ang disadvantage nila. Pero may mga spa na gumagawa niyan. Nasa kanila, basta mag-iingat ka sila. Okay? May mga sequence din na ganyan yung ginagawa ng therapist. Kasi mas malakas to eh. Especially sa shiatsu. Pero ingat lang na hindi dapat sasayad yung wetan mo sa katawan ng client. Kasi pwedeng mag-react yung client na parang mag-take advantage siya sa ginagawa. So pag nag-manipulate ka ganyan, pwede rin yan, wag lang isasayad. Ngayon kung halimbawa na maisasayad mo yung wet mo sa wetan ng client, igilin mo na rin para mas masaya. Joke lang yun. Seryoso kayo masyado. So, dapat dito sa side, ha? Okay to? Or dito? Okay. Nuggets? Okay. Ito yung standard, ha? Nandito ka, ha? So, ganyan ka. Yan, standard. So, sa assessment naman, tinatanggap naman ng assessor. Hindi naman sila masyado mahigit sa positioning. Kasi lalo na kayo, mga practitioner kayo, spa owners, spa supervisor, therapist. So, okay na tayo. Sa paglalagay ng oil, pwedeng sa tapat ng katawan ng client, maglagay ka ng oil, pero huwag mo itatapat sa mukha niya. Kasi pag pumatap yung oil, at least nandiyan na sa katawan ng client. Painitin mo siya, pero huwag maingay.
Okay, so ang unang gagawin natin ay 100. Fluorage. So, ang basic kasi tatlo. Tapos to. Para maikalat mo yung langis. So, nag-apply na ako ng lubricant, pero kulang, maglalagay ulit ako. Dito ngayon yan sa dorsal. Kasi iba yung init ng palad sa dorsal. So, dito ka. Hindi mo siya iaangat na. Hindi din tayo naglalagay ng oil direkta sa balat ng client. Okay. So, para maikalat mo lang. Lahard ka ba mo? Oo. So, ulitin natin. Pakichekan nyo dyan. 100 effluorage. Pilitan mo lang siya na marami. So, 3 times. So, kung applicable ba siya o hindi? Saan lagay mo 3 times? Applicable. Yun. Ma'am? Sakit? Hindi. Okay. Yun. Yun, ma'am. Parang iba yung ano. Wala naman sa kanya. Okay, now. Next, we have raking. Sa raking, pag ganyan siya. 2 fingers. Yes. Sa gilid ng spine. Ito yung spinal cord. Pag, pag nag-slide siya, it's either may problem siya doon sa spinal column or masyadong stress yung muscles ng isang side ng spine. So, hindi siya dapat mag-sigsag. No? Pag nag-sigsag, sasabihin sa'yo ng assessor, mag-focus ka dyan. Okay? Pero ginagawa kasi ito para ma-assess mo, malaman mo kung ano ba yung alignment ng spine o yung muscle sa spine. Okay, ay, kung ganyan, hindi ko makita ang nasa ng spine. Ito ba yun? Ito po. Ayan, ganyan siya. Sa taas pa po siya. Yun mo, para malaman mo kung yun sa akin. May problem yan dito sana. Pero during your assessment, kailangan po diretso. Para walang maging problema, hindi na tayo posisiin pa ng assessor. Okay. Next is ironing. So sa ironing, pwede tayong using using knuckle. Pwede rin ganito. Dapat yan, madiin siya. Sa kabila, ganun din. So, yung mga applicable dyan, pakichekan nyo na lang. Next po. Next is... Ay, saglit lang po. So, ironing pa rin tayo, no? Sa ironing, we can also use our forearm. Balik. So, pagbalik mo, nakataob siya. Okay? Okay, lipat ka. Pag nag-massage na talaga kayo sa client nyo, pwede naman mag-concentrate ka lang sa isang side. Yan. Okay, so... Okay, next po is circular. Ma'am, namumonitor mo ba? Circular? Pag-checkan nyo na para ano. Circular? Sa 200, pwede tayong mag-light na ganyan. Ah, yung gumagapang na dalawa. Sabay siya. Then, magkasunod. Next is? Yan ang, ano, yan ang 200. Kaya po blanco yan kasi dito siya diretso. Okay. Next is? Heart. Gagawa ka ng porting puso. Balik? Okay. Next? Circular. Sa 200, pwede mo siyang pagpatuloy. Okay. Bila.
next. Tapos na. Now okay. Alternate hand. Alternate hand, yung una is raking. Okay, sa raking, pwede kang tumaas na ganyan, pataas. Alternate hand. Tapos pwede na circular. Yes, circular mo is gagawa ka ng buo, buong bilog, parang sun, turn and half. So moon, parang sun and moon. So circular, alternate. Okay, kabila. Okay. Under influence. Okay. Influence pa rin. Nerve stroke. Sa nerve stroke, mamaya na lang yun, sir. Okay. Saan tayo? Petri cells na. Petri cells. So sa Petri cells, we have 100. Tama ba, ma'am? We have 100. Para checkan, no? Sa likod, pwede applicable daw siya. Yung C lang, C. C. Walang circular sa Petri cells natin dyan yun. C lang siya. Pagdating sa shoulder, okay, so balik ka, C, C, yung, may, yung letter C pattern, okay, ganun din dito, hindi siya circular ha, C siya, yun yung may pressure, yun yung may diyan. Yan yung masarap sa parting ganyan, na may pumuputok pagka may ano ka, may lamig. Okay, next. Next is 200 ocean wave. 200, walang ano, wala pa. 200. Okay, sa 200? 200, walang nakalagay, yung una. Susunod tayo sa ocean wave. Sa 200, saka, madalas siyang ginagawa dito. Sabay. Ah, yeah, doon yun. Next. Ocean wave. Okay, sa ocean wave, alam niyo yung alon, di ba sa gitna ng laot? Oh. Nag-umuumbok siya, then nag-fade. So, ganun dapat umaalon-alon, no? So, yung balat, ayan, no? Umuumbok siya. Parang nagmamasa. Yes. Sarap magpamasahe, sana. Oo, buti ka pa namasahe. Oo nga, eh. Dapat ikaw na lang. Ayoko, gusto ko makita, eh. Okay, so ikot ka. Hindi ka makaikot, eh, nandiyan tayo. Para magawa ko na rin sa kabila. Ayan. Ayan yung alon. Ocean wind. Next. Praying. Praying hand. Sa extremities, wala. Huwag nyo na-checkan dyan. Back pa lang tayo. Sir. So, kaya may pinapacheckan ko para alam nyo yung applicable sa kung saan part. Next po. Praying hand. Pag ano daw yan, sir, sa legs lang. Tsaka sa arms. Lower na upper extremities. Next is pulling. Pulling? Tama po ba? Fooling. Alternate hand, tapos fooling. Alternate hand na po? Apo. Alternate hand muna. Okay, sa alternate hand, dito ka. Yung ginawa mong C kanina, ngayon dalawa naman, salitan, alternate hand din. No? C. Sa gitna. Hindi po, sa gilid, spine. Ito spine. Sa gilid ng spine. Dapat pala nandito yung dalawang okay, alternate hand. Para... Ano nga po sila ng technique? Opo. Ayun, naka-record naman po. Papakita. Tsaka yung mga... Lalagay ko sa USB, papakuplay natin dyan sa balakang yun. TV. Ang likod ni Ma'am Allen. Okay. Alternate hand. Letter C. Fooling. Okay, fooling. So every time na yung effluorage heart, every time na magpapalit ka ng stroke, pwede mong gawin yung effluorage heart, 200 heart. So madalas din papunta sa kilikili, ano? Kasi nandiyan tayo nagtatap, dyan papunta yung dumi, then babalik naman papunta sa kilikili. Fooling is para kang nagbe-break ng bread. Kaya lang pag angat mo, may pressure pa rin siya.
Tingatan mo yung spinal column, ha? Next. Skin rolling. Okay, sa skin rolling, kukunin mo yung balat, no? So, sa madaling sabi, gaglide mo lang tong thumb habang pinipik ng mga daliri yung balat para mag-roll siya. Mumbok. Medyo tight yung balat ni Madam kaya. Ano yan, sir? Madiin ba yan? May kadiinan siya. Ang importante dito kasi, maiangat mo yung balat. Mai-roll mo yung balat. Ayun. Skin rolling. Okay? Okay. Superficial warming. Superficial warming. Sa friction na po yan, sir. Ah, friction na tayo. So, apo. Pwede kang mag-effluorance ulit, ha? Heart. Transitioning manipulation kasi yan. Okay, next. Friction na superficial warming. Sa friction, pag sinabi natin friction, dapat nakakapagpainit ka eh. So, pwede mo siyang ilagay dito. Nakakapagpainit, huwag naman yung hanggang sa mapaltos yung client. Ha? Pwede rin dito, ha? Paside. Pabilis ng pabilis din. Pabagal. Sewing. Rolling. So, sorry. Sewing na po. Sewing. Kasi may sub-variation yun eh. Sewing. Sorry, excuse me po. So, magsasewing tayo dito sa gawing scapula niya. Pero bago yon, circular effluorage ka muna. Habang nilalagay mo yung arms sa likod. Tapos, sewing. Gagamitin mo yung ulnar edge ng kamay mo para ipanglagari mo dito. Sewing. Kaya lang, dapat ito mag-generate ng heat kaya ka mas maganda mabilis. Next po. Rolling. Rolling. Huwag mo na yan. Susunod po sa rolling. Ringing. Sa extremities pa rin yan. Next po. Cross fiber. Okay, cross fiber. Pwedeng using your thumb. Cross fiber. Ito, diba, ito yung scapula. So, apa. May mga naka-attach na muscle dyan. Ganyan ang gagawin. Okay. Next. Chucking. Chucking. Susunod sa chucking. Circular. Nag-ano tayo, sir? Nag-pulling. Nag-cross fiber po tayo, sir. Cross fiber lang, opo. Be, cross fiber. Check mo. Okay. Cross fiber, hindi yan. Next is circular. Hindi yan. Friction circular. Opo. Okay, so sa friction circular, press, tapos ikot mo siyang ganyan. Sa ilalim yan, ha? Hindi katulad ng petri suds, may kasamang gliding. So dito, press, then take mo siya. Okay. Next is, pwede mo ulitin yung cross fiber. Sa potiment. Then, sewing ka ulit. Then, circular effluorage. Tusot ang area after deep work. So, yung ginawa mo dito, gagawin mo din dito sa kabila. Circular effluorage. To prepare an area for deeper massage. Dito pala, kapag hawak ka sa client, mas maganda kung nakaganyan. Kasi pag yung holding hands mo yan, minsan yan pipiga-pigain yung kamay. So parang nagpaparamdam. May mga client na gano'n, so mas maganda nakaganyan tayo. Although kung talagang may intention siya na kakaiba, pwede niya palang habulin yung kamay mo. Pero at least, hindi malayo. Basta-basta. Talagang sobra na yun. Kung baga talagang obvious na yun. Okay? So dito, sewing. Then cross fiber. So it's rather than circular. Yeah, circular. Circular friction. Nalipat ka. So kung meron kang nakakapa na ano dyan, na tot band, pwede mo siyang tagalan doon. Ha? Hanggang sa ma-dissolve mo siya. Okay, then cross fiber. Then sewing. So, tusot ang area after deeper massage, or deeper, circular mo siya dito. Lagay mo yung arms sa bida. Okay? So, sa likod, tapos na tayo ng
friction, tama? Apo. Tapote cement na. Okay, pwede ka mag-effleurage dito. Heart shape ulit. Para mas madulas. Hindi ko napapansin pag minamasahe ako. Dito ba sila naglalagay ng langis? Sa ibabaw ng ano? O sa talagang... Diretso. Talagang diretso sa palad. Standard lang naman po yan. Pero... Kung anong gusto nila, yan pwede. Hindi talaga pwede sa balat, direct. Ha? Dito po. Or sa palad. Kasi ang dati sa DOH dito. No? Apply. Mag-a-apply ka ulit, dito ulit. Painitin mo. Apply. Isa yung dati pong unang ginagawa namin. Ngayon, kung maglalagay ka ng oil dyan, dapat dito, sa yung bago ha, yung standard. Dito sa palmar, apply. Kung naglalagay ka ulit dito naman sa dorsal, yun yung bago. Pero kung sa assessment, yung bago yung gagawin po natin. Okay po? Okay. Okay, next we have, hinatakpan natin siya sa tapotment kasi para hindi direct sa balat na pag medyo mapalakas, eh, po pwede siya magkapasa. So, maganda yan may takit. Yung first, we have tapping. Meron siyang tatlong variation yung tapping. Yung una is punctuation. Sa punctuation, yung dulo ng mga daliri mo. Next. Check mo ba? Next, sir. Pulsing. Pulsing. Pulsing, no? Using your isang kamay lang. Gagayahin mo yung love-dub sound ng heart. Isang malakas, isang mahina. Ito, isang kamay lang, pulsing. Gagayahin yung love-dub sound ng heart. Malakas, mahina. Malakas, mahina. Okay. Next, we have raindrops. Okay, sa mukha yan, ha? Yung raindrops. Sa face. Sa mukha lang. So, yung likod yan, huwag yun ang at least makita naman lang. So, sa assessment, kahit hindi nyo nagagawin ito. Sa mukha nyo lang pwede mo. Ganyan yan, ha? Okay. Okay, next. Pinchment. Okay, sa pinchment, buksan mo siya para makurot mo. Yun ang purpose niyan, para makurot mo siya. Kaya dapat balat. Gagay mo siya ng mabilis. Kasi kung gagay mo siya ng mabagal, magmumukha siyang petrisage. Kaya gagawin mo yung pinchment ng mabilis. Okay. So, sa mukha, pwedeng itong dalawang daliri lang itong gagamitin sa mukha. Pero sa ganito kalapad, mas maganda kung buong lahat ng mga daliri. Okay? So, mabilis kasi tapot net eh. Pag ginawa mo siya mabagal, magmumukha siyang perpisage. Okay? Next. Hacking. Hacking, yun. Ito muna. Yan, tama. Kurot-kurot, lagay mo kurot-kurot na mabilis. Kurot-kurot yes, na. Oo, kaya nga, may ganyan kayo para masulatan siya. Mabilis. Lagay mo kurot-kurot na mabilis. Sa hacking, pwedeng like a dub. Ganyan. Yung tatlong daliri na ito ang siyang itatama natin. Pampagising to sa client. Gusto ko yan. Three fingers ba ilagay mo? Ang itatama. Three fingers. Hacking. Okay. Yung iba nagiging chopping siya, hindi nakalagay yung chopping diyan ano? Kasi ibang books naman 'yan. Buo. So ang ginagawa natin ito lang. Hacking. Now yung quacking, sub variation ng hacking. Yung sub variation ng hacking. Quacking, paki-check niyo din. Be quacking. Capping. Walang quacking. Wala po. Lagyan nyo na lang. Lagyan mo dito. Quacking. Ay, hindi na isulat. Opo. Dito. Okay. Quacking.
patutunogin. Three fingers din, sir. Hmm. Eh, huwag niyo tatamaan yung spinal column tsaka sa kapila. Masakit kasi yun. Okay? Next? Cupping. Okay, sa cupping, so usually, ginagawa siya sa dito sa gawing thoracic area kung saan nandun yung lungs. Upper back, no? Paganyan. Kung medyo makapal yung client nyo, syempre lalakasan mo siya. No? Mataas, no? Okay? Yung iba, may kanya-kanya silang variations na rin dyan, dinadalawa nila. Wala mo problema. Basta gawin nyo, kung gagawin nyo siya, mas maganda gawin siya pataas. At gawin dito sa thoracic area. Okay? Pataas. So dito, medyo delikado to sa tapotment, ha? Hindi natin ito masyadong pinatap. Okay, next po. Pounding. Okay, huwag na muna yan sa batak siya. Eh. Clapping. Wrapping. Clapping, slapping. Wrapping. Wrapping. Okay, wrapping and pounding sa batak. Okay. Ano na tayo? Slapping. Slapping. Slapping is, po pwede din yan sa... B-U-T-T. C-K. O-C-K. Slapping po. Okay. Slapping. Slapping, sampal, o clapping. O diffuse. Next. Diffuse. Okay, so diffuse. You can do it like this, ha? Kaya ayoko ma-model, baka humilik ako. Pagka napansin niyo, hindi mimik yung client. Tingnan nyo din, umaalon pa yung likod. Para matakbo ka pa. Kung hindi na umaalon yan, kailangan mo nang tumakbo. Patay para humingi ng patay para humingi ng tulungan. Okay, so diffuse, no? Diffuse. Wala kami doon. Usually sir, po ginagawa siya sa abdomen. Para saan yan, sir? Para so yung... diffuse. Dini-diffuse. Sa lower intestinal tract natin, lumabas. Po pwede siyang umutot. Umutot. Tatakbo ka pa lang kasi ano. Fine. Ano yung fine? Ah, vibration na pala tayo. Okay, nasa vibration na tayo. Diffuse yung abdomen. Okay, so pag nakatapos ka ng isang manipulation, pwede kang mag-effurage. Ano yung gagawin natin? Fine. 3 to 5 seconds. Ah, parang sinishake. Pinong vibration. Lipat. Okay? Parang sinishake lang yung doon. Okay? Justling. Okay na, vibration. Okay. Wala tayong justling sa likod? Tama? Kasi sa binti natin gagawin. Yung rocking din, sir. Yung rocking, yung kanina pong unang ginawa. Ah, okay. Para malaman mo kung alin dito yung... Okay? So, next is, sa buttocks, siguro tingnan nyo na lang po yung sa buttocks. Yung ano siya, cupping and pounding. Yes. Sa buttocks po, usually, pag may short siya, actually, pag wala pong saplot, kasabay na nung likod siya. Pag walang saplot siya or nakababa, kasabay na nung likod. Pero pag may saplot na ganito, ang pwede mo nang i-apply dito is effleurage, petrissage, tapotment, vibration pedal. Pero effleurage, so hindi na talaga. Hindi mo na i-apply. Kasi wala siyang, hindi oil. Ka makakapag-glide dito eh. So, sabi ko nga, petrissage, paano yung petrissage? Ganyan na. Pressings mo lang na ganyan. Ay, bago ako ako nag-aral. Nag-aral po ako sa TESDA habang, kasi 4 months kami dati. Habang nag-aaral ako sa TESDA, nakatatlong buwan na ako, isang buwan pa ako nag-aaral, pero na-hire na ako sa SPA. Tapos dito sa New Manila, nag-work din ako dyan, sa May Myotherapy Clinic. Okay, next is yung friction. So sa friction, ang pwede mong i-apply dito is yung friction circular. Ginawa natin sa scapula. Press mo siya. Ikot. Press. Friction circular.
May certain point ba dyan yung tinatawag na talagang masarap ang dito, dito po. Kasi stress, madalas dito, stress din dito. Nanala sa pagkupo. Maraming mga muscles na naka-attach po dito sa sacrum. Sacrum, no? Dito, ayun. Pero yung iba, kapag ginaganyan mo siya, petrisage pa rin siya, kneading, yung, hindi naman sa ano, pero sa totohanan lang, yung penis ng lalaki, pag ginanyan mo, nakikiskis sa ilalim, kaya gustong-gusto din ng iba na nagpapamassage ng ganito. Yun yung sekreto. Kaya nagugustuhan nila. Okay, so, petrisage, no, kneading, then friction circular, then tapotment pounding. Dito. Then wrapping. Okay lang yung gusto. Para ka kumakatok sa pinto. Sarap kaya niyan. For every area na mamasahin, kailangan merong yung ganyan at saka yung ganyan. Hindi siya kailangan talaga, sir. Ang kailangan mo is yung kabisado mo lang at pinakamasasarap para sa'yo, yung gagawin. Halimbawa, ikaw, alam mo na yun ang pinakamasarap. Kasi napansin ko dito, pagkakatapos na isang area, halimbawa ito, hand organ, may ganyan yun. May ay, kasi po, sir, merong ganyan para matanggal yung masasakit. Pagpamanhit kasi yun. Pagpamanhit yun, sir. Pero ang isa pa dyan, kaya kailangan nilang gawin pampagising na rin sa client. Kasi lalabas yan eh. Kung gagawin mo yung tapotment para magising siya, hindi pwedeng antok-antok yung paglabas. Pwedeng madapa yan dyan sa labas. Okay. Pero kung ang gagawin mo is magmamassage ka tapos matutulog na talaga yung client, mas maganda, iwasan mo na mag-tap. Okay, pampamanhid siya at pampagising. Ha? Okay, next. Tapos na tayo sa buttocks, no? Legs tayo. Okay, mabigla to si Madam. Wala yan. Ay, okay, so tapos na pala tayo sa likod, di ba? So, takpan na natin kasi nakatapos na tayo sa likod. Para safe na yung client. So, yung iba, pinupunasan siya at towel. Pero, actually, kapag maganda naman yung oil na gamit mo, pwede naman hindi na siya punasan para ma-absorb ng balat, no? Pag virgin coconut oil, yung gagamitin mo. Dahil sabi ko, nahatak dito. Para may pit dito sa chest. So dito, takin ka. Mas ano pala, sa babae, ano, mas complicated kasi maraming kagawing seremonya sa iyo. Ang assessor kasi niyan, talagang tinitingnan niyan kung magkakamali ka or ano. So dito, sa leg na tayo, pakicheckan po. Paki-monitor lang kung ano yung gagawin natin para matilip para sa inyo. You have one handed. Maganda yung oil. Yung unang oil na binigay ng aming yung parang nag... Ano, supplier? Yung una kasi, under ano ito, yung parang turnkey itong spa na ito. Silang gumawa, silang nag-train, silang nag-provide ng initial ng mga requirements, pati oil. May napansin lang nangamati sila sa oil na yun. Kaya naghanap kami sa internet ng yung mga alam klase. Pagkita namin na yun. Effluorage, 100. Tama po ba? 100. Pakichekan. Next. Raking. So wala na siyang raking dito. Sa spine lang yun, ginagawa. Okay. Ironing. So ironing, pwede ka dito. Madalas kasi stress to, no? So use gas name. Sinasabi ko yan pag ako nagpapamasahe. May pulit at takot yan. Anong dapat nilang gawin? Pinakamaganda, sir, ano? Sa petrisage mo kasi yun, petrisage or friction. Okay? Next. Pwede rin na, forearm. Ironing, no? Next. Circular. Circular. Ano pa? 200 na, sir. 200 effluorage. So sa 200 effluorage, pwede po magkasunod na ganyan. Next. Heart. Heart.
Pagka medyo maliit lang yung binti, hindi mo na magagawa yung heart, no? Pero pag medyo malaki. Buti na lang malaki. Circular po. Heart na magkapatong. 200 circular? Oh, 200 na heart na magkapatong. 200 circular. Anong nangyari mo? Nawala. Nawala. Then yung ano, alternate hand tayo. Mm-hmm. Na effleurage. Meron ba niya? Opo, alternate hand. Okay, ma'am. Raking, hindi na rin po. Wala, walang raking dito. Circular na lang ulit. Alternate hand. Opo. Hindi rin applicable dito. Ah, okay. Kasi maliit lang siya. Pag malaki lang, sir. Alternate. Hindi mag-circular, 100 ka na lang or 200. Nerve stroke. Na may ano ito? 100 na petrissage. Petrissage na po, sir. Ocean wave. Ocean wave po. Wala na, mas maganda na doon yung ocean wave. Yung praying hand. May alternate ba? Tapos na ba tayo sa alternate? Wala pa po. Okay, sa praying hand. Okay, so hindi natin ginawa sa likod yan, di ba? Kasi masyadong malapad yung likod para dito sa praying hand. Sa binte o sa upper extremities po pwede. Praying. So, nakaganyan ka kasi. Nagdadasal. Okay. Okay. Next. Alternate hand. Petrissage. Opo. So, ito yung madalas na ginagawa niyo. Ng mga therapist niyo. Ha? Ay. Yeah. So, ito delikado. Light ka lang yan. Yung mga kalitan tawag dyan. C, inverted C. Yan, delikado part, endangerment sites. No, hindi mo siya ginagawa. Ayun, sir, ito maganda pag may naninigas sa binti mo. Ako, may. Yung C, dito tuloy. Baka mag-stop. May D-in kasi yan. Okay, next. Alternate hand. Oh, alternate hand. Meron pa alternate hand na isa. Ito, ma'am. Another, sir, alternate hand. Another technique. Okay. So, palitan lang. Iba to sa ocean wave. Ito, pisil, pisil, pisil. Yung ginawa mo sa balikat. Okay. Ginawa natin sa balikat. Okay. So, ano na next? Yung fooling po. Fooling. So, ganun din. Yung ginawa mo sa likod. Press down, up, down, up. Hinahati. Grabe, nahilig na siya. Kaya lang, pababa mo, may pataas pa, ha? Sir, umihilig na. Okay, hindi na masyado skin rolling. Pwede rin kung gusto nyo. Pero mukhang hindi, ano, kasi mahigpit yung balat pagdala sa binti. Superficial warming. Yes, sir, super, tsaka sewing. Dito wala na sewing. Ah, okay. Dito pala sa likod, yung iba nagsasewing ng ganito. Hindi siya applicable, ha? Kung sa iba kasi, nagsusowing, no? Common sense, malapad yan, di buong pala nang gamitin mo. Magsusowing ka lang sa maliliit na part ng body, maliliit. So, dito wala na sewing, superficial warming, ganun lang. Next. Yan ang flexion na tayo. Flexion na nga po. Rolling. Sa rolling, no? Kunin mo siya, then. Iro-roll mo. Next. Ringing. Ringing? Pigain mo siya? Ah, parang nagpipiga. Ringing. Pababa, no, sir? Pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. Basta may piga ka. Piga, 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 piga. Kuskus. Okay? Cross fiber, sir. Cross fiber. Huwag na ho dito para hindi na mag-complete na complikaan. Chucking. Ay, yun hindi natin nagawa sa likod. Sa likod kasi may ribs siya, di ba? Apo. Sa perma na kami. Sa pagitan kasi ng buto ng plano. So sa ribs, pwede yan. Ah, parang kinakamot lang. Friction. To forward, backward, na pressure. Basta sa pagitan ng mga buto. Okay? Next.
At sa mga pa yung ginaganyan ganyan. Circular. Ay ba yun? Circular. Ano sir? Yun yung ginaganyan? Pinasak sa mga. Ano to eh? Circular. Pero yung paghila, stretching na yun. Circular na po. Huwag na rin dito, no? Pero yun lang din naman yun. Gusto ko sa assessment kasi, simple lang yung maging application. Pero pwede naman kahit saan yung circular. Basta press mo lang siya, then rotate. Circular friction yun. Tapotment na tayo. Okay, so tatakpan na naman natin. Tapping. Ah, sir, pag laging tapotment, nakatakip na siya. Hindi naman siya madalas. Pag alam mong malakas, kung pwede magkapasa yung client mo, tatakpan. Kagaya ng pinchment, hindi mo naman kailangan takpan. Yung iba tinatakpan, pero ang purpose mo kasi makakurot ka ng mabilis. Ano makukurot mo kung may towel? Okay? Okay, so dito. Baka ma-upload sa YouTube yan si Sikatap. So hacking, madalas dito. Ang sarap. Grabe. Ang bilis ha. Pabilis ka ng pabilis, pabagal ng pabagal. Quacking? Kailangan, sir, may yung quacking niya, may tunog talaga. Opo. Yun ang bintahin niya. Aba, takan niyo ito. Meron. Galing. Sir, ganun ka na. Basta solid mo lang na magkakapit talaga siya. Sir, ang ibagsak mo ito. Kasi pag ito, binagsak mo siya, malakas siya. Alin, alin? Totoo yun. Fingers lang po. Sir, ganun ka. Ay, sir, delikado to. May barikos. May barikos.